Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. At magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Vergil C. Silan. At welcome po sa ating online Sunday service. Atid sa atin ng The Living Epistle, Metro Manila Hills Satellite Church. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos Ama, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami po ay inyong hugasan, Panginoon. Kami po ay inyong linisin mula sa aming puso at aming mga isipan, Panginoon. Nang sa ganon, ang salita mo sa oras na ito, Panginoon, ay aming maunawaan at aming mai-apply at maisabuhay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, this time, Panginoon, sa iyo po lamang po, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, para sa mga taong makakarinig ng iyong salita. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon, na walang imposible sa iyo. At kahit anumang hadlang, Panginoon, ito po'y tinatanggalan ko ng karapatan ng posisyon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, that this is the day. This is the day, Panginoon, na inihanda mo sa bawat isa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Let's start. Halos lahat ng bahagi ng ating katawan, kapag sumakit, ramdam at apektado ang buo nating katawan. Commonly, no? Kapag, let's say, for example, yung ulo natin, no? Kapag sumakit yung ulo natin, ramdam yan ang buong ating katawan. Na hindi tayo makakilos ng maayos, nahihilo tayo, o talagang masakit ang ulo natin. Ano pa? Leeg. No? Kapag masakit ang leeg, stiff neck, no? Dahil sa maling posisyon ng pagtulog, no? ramdam na ramdam din ng ating katawan yan. Ano pa po, yung ating balakang, kapag tayo ay nagkakaedad na, ramdam na ramdam din ang buong katawan. At isa pa, ito yung isa sa pinaka common sa atin, na kapag sumakit ay talagang ramdam at apektado ang ating buong katawan. Ano po yun? Ngipin. Diba? Kapag sumakit ang ngipin natin, talagang apektado lahat ng kilos natin, ng gawain natin. No? Pero ang tanong, mga kapatid, bakit nga ba apektado? Bakit nga ba ramdam ng buong katawan ang isang pagkakasakit ng isang bahagi ng ating pangangatawan? Una sa lahat, di ba? Obviously naman. No, dahil iisa ang ating katawan. Kaya ramdam yan. Pero you know what? In deeper explanation, it is because of the nerves that transmit signal to and from different parts of our body. So meaning, merong talagang nagiging signal para sa transmission ng ating sakit. Okay? So, talagang ramdam ito ng ating buong katawan. And, it has something to do with our topic for today. Amen? So, basahin ko po ang ating scripture for this service. No? In Romans chapter 12, verse 4 to 5. Sabi po dito, basahin ko po. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. Sa Tagalog po, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No? Pagpalain po ang pagbasa ng ating teksto sa araw na ito. No? Pag-usapan po natin, many churches stop and abandon their calling. No? Marami pong simbahan, marami pong mga church na nagkalat sa ating bansa na talagang iniwan na ang ministry. O talagang nag-stop na in doing the mission. Most doon, okay, ang mga rason, most doon ay gustong bumalik ng tao sa dating buhay, o kaya most doon ay talagang gusto nang bumalik sa labas. No? Pero, may ilan po, but some, no, na hindi dahil sa distraction sa labas ng church. Ayan, ano kaya, anong ibang dahilan, bakit
they abandoned, bakit nag-stop sila sa mission nila? Now, some church members nag-stop at nag-abandon ng calling nila because of the issue, hindi sa labas at minsan sa loob po ng church. Okay? In different aspects. No? In different aspects. Marami po, some church members stop and abandon their calling because of personal issues inside the church. At yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga issue na to? No? Sinummarize ko lang siya doon sa nakalakip sa ating scripture o teksto na binasa. Ano ba yung mga issue na to? Let's say for example, in verse 1, just as each of us has one body, no? Bakit? Anong issue itong dala-dala ng mga church members na to? Let's say number 1, wrong mindset. No? Is church a living thing or a building? 'Di ba? Minsan may mga tao na may wrong mindset of church. Kumbaga tinitingnan nila yung church as a building, isang buluwagan na kung saan papasok ka lang and then you will experience fantasy, tapos paglabas, balik na ulit sa normal na buhay. Wrong mindset. Ano pa? Number 2, comparison. No, the issue of comparison. How do I measure myself from the others? Or how do I measure others to myself? No, paano ko ba kinukumpara ang sarili ko sa iba? No? Sinusukat ko ba to by height o by heart? No? Paano ba natin tinitingnan ang isang gawain o ang mga kinikilos ng ibang tao inside the church? We compare ourselves. The issue of comparison. No? Ano pa? Many church members or some church members, they stop their or they abandon their calling because of the issue of belongness. No? Am I in or out of this place? No? Talaga bang belong ako sa church na to? Talaga bang belong ako sa mga taong ito? The issue of belongness. And you know what? They stop and they abandon their calling. At hindi ito biglaan. Hindi ito buong congregation, buong grupo ng church ay mawawala. Ito po ay individual. Paisa-isa. No? Ang atake ng kaaway sa church ay paisa-isa. No? Magugulat ka na lang, may isa na namang nawala. May isa na namang nag-backslide. May isa na namang nag-abandon ng kanyang mission, ng ministry. May isa na namang tumigil. No? Ganyan ang atake ng kaaway. Therefore, Paul, si Pablo po, no? Paul used analogy to illustrate the church. No? Gumamit si Pablo ng isang karaniwan o ordinaryong analogiya para ilarawan kung ano ba talaga ang church, ang katawan ni Kristo. Gumamit siya ng isang bagay na karaniwan lang sa ating paningin para ilarawan ang church and to eliminate yung mga issue inside the church. Ang title po ng pag-uusapan natin for this service is How Beautiful is the Church? No? How beautiful is the church? And we have 3 points. Okay, meron tayong 3 puntos para sagutin how beautiful is our church. Amen? So, magpatuloy po tayo. How beautiful is the church? Number 1, church is an organism. Amen? So, in verse 1, sabi po dito, just as each of us has one body with many members. So, sa science, no, may tinatawag tayong levels of organization. No? Ano po yun? Let's say, cell, tissue, organ, organ system, and finally, organism. No? So, bago mabuo ang isang organism, kailangan may cell, kailangan may tissue, kailangan may organ, kailangan may organ system, and then organism. No, parang tayo, without you, without me, without the people beside you, and syempre, without God, walang church. Amen? And in levels of organization, balik tayo din sa science sa pinag-uusapan natin. Organism is a very special level. Paano naging special? Paano naging maganda ang isang organism? No? Ano bang meron sa isang organism? Bakit ginamit ni Pablo
ang human body or as an organism para ilarawan ang church. No? Ito po, some characteristics of an organism. No? Ilan sa mga katangian ng organism, kung bakit ito ang ginamit ni Pablo as the analogy. Organism has special structure and design. No? Meron tong katawan at meron tong ulo. That's organism. Ano pa? Organism has life. May buhay po ang organism. Humihinga, kumakain, nagpapahinga. Ano pa? Organism interacts. No? May relasyon sa ibang organisms. Ano pa? Organism reproduce. No? Pinapanganak, lumalaki, dumadami. Yan ang organism. At same with church. No, ang church is like an organism. Why? Each of us has one body. Paul used human body because meron tong katawan, meron tong ulo. Ganon din ang church. We have the head. And syempre tayo po yung katawan. Sino po yung head? Christ as the head of the church. So, meaning to say, church is also special. Church is beautiful like an organism. No, ano pa? Church responds and interacts. Hindi tayo isolated sa isa't isa. No? May relasyon tayo sa isa't isa. Pwedeng families. No? Pwedeng life cell groups. Friends. Peers. At meron din tayo minsan connection. At meron din tayong relasyon sa mga ibang local churches. Now that is organism. That is church. And organism is a living thing. Again, organism is a living thing. Same with church. Church is also a living thing. Church is living, not just a building. No, hindi patay ang church. It has life. How? Paano, kuya, paano mo nasabi na ang church is living? Because the head is living, so the church or the body is also living. No, kung buhay ang ating ulo, kung buhay si Christ, ganun din po ang kanyang katawan, which is tayo po, buhay po ang church. No? Ipinapanganak ang church, kumakain ang church, lumalaki ang church, dumadami ang church, ganyan kaganda ang church. So yung issue number one, which is the wrong mindset of church na it is just a building, mali po yun. Because church is living. At ganyan kaganda ang church na kinabibilangan mo. Amazing! No? How beautiful is the church? Church is like an organism. It is living. Okay? So number two, how beautiful is the church? Gaano ba kaganda? Gaano ba ka-special ang church na kinabibilangan natin? Number two, church is gifted. Amen? No? And these members do not all have the same function. No? Makikita natin na minention niya that all have its function pero hindi magkakatulad. But not the same. No, hindi magkakatulad. Sinabi ni Pablo na bawat isang kabilang sa church may kakayanan at may trabahong dapat trabahuin, pero hindi lahat magkakatulad. Okay? So don't make me wrong. Bakit? Lahat may function, pero hindi magkakatulad. So mali pala yung sinasabi natin na wala tayong gagawin dito sa church, wala tayong kakayanan. Meron tayo. We are all gifted. Every member of the body has its function. No? May kaya ka, may trabaho ka, may ministry ka. Amen? So yan ang gustong sabihin sa'yo ng Lord ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, parang hindi ka na rin naniniwala sa Diyos na nagsabing may kakayanan ka. So kumbaga sa katawan, no? Di ba, may mga common parts yung ating katawan na kung saan meron siyang sariling function. Ito po, medyo kakaiba. Baka hindi niyo po alam ano ba ang purpose ng kilay bukod sa itsura po natin. No, ang kilay, ito yung nagpe-prevent dun sa tubig para hindi direktang pumunta sa ating mga mata.
No? It has a function. Ano pa? Yung ovula. Alam niyo po ba yung ovula? Yung ovula yun po yung nasa loob, malapit sa lalamunan natin na parang nakabitin. That's ovula. Hindi po siya tonsil. Ovula ang tawag doon. Ano po bang ano bang function yan? May function ba yan? Parang design lang naman yan sa lalamunan. Meron po. That ovula produces glands. No, nagpo-produce siya ng gland to prevent food para din sa hindi siya umangat, no? Hindi mapunta sa ilong yung food or yung water or liquid na ating ini-intake. So may mga function po ang mga parts of our body. Naging tradition po sa atin. Let's say for example, yung appendix, no? Na hindi siguro familiar kayo, no? Kapag appendix daw, vestigial organ daw 'yan. Ibig sabihin ng vestigial, walang function. No, walang saysay, walang kwenta. No, walang ganap sa katawan natin ang appendix. But there are researches years ago, ha, taon na po yung bumilang, na nagpapatunay na may function ang appendix sa katawan natin. Ano po yung purpose niya? No, to protect beneficial bacteria living in the gut. So meaning ang appendix, it serves as the safe house. The point is this, no? Ano bang gusto mong ipunto sa inyo? The point is every part of our body has its special function. No, katulad rin ng church, we all have the function but not all the same. No, may trabaho tayo pero hindi lahat magkakatulad. In Romans, no, sabi po sa Romans chapter 12 verses 6 to 8, we have different gifts, no, according to the grace given us. No, if a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. No, if it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. No, if it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, no, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. So, I wanna tell you this. Stop comparing yourself to someone. No, wag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. No, bakit siya? Ang dami niyang ministry, ang dami niyang kayang gawin. No, mali po yun. Because we are all gifted. No, wag po nating tingnan maliit ang sarili natin. No, wag tayong gumamit ng ruler para sukatin yung timbang, di ba? Kapag gusto mong makuha yung timbang mo, ruler ba yung gagamitin? Di ba hindi? Di ba timbangan? So meaning to say, wag tayong mabulag dun sa height, no? Kung mas kilala siya, mas nakikita siya sa stage, akala natin matangkad siya, akala natin mataas yung kanyang anointing. Hindi po. Ang Lord hindi tumitingin sa height. Ang Lord tumitingin sa heart, sa puso po. No? Ano bang timbang mo? Ah? Hindi yan tungkol sa anong tangkad mo. Ano ba yung timbang mo? May laman ka ba talaga? No? Stop comparing ourselves to someone. God measures heart, not height. Huwag tayong mag-alala o matakot kung nilalagay niya tayo sa isang gawain. No, siguro minsan na-experience natin to na ilagay tayo sa isang ministry. Huwag po tayo matakot. Kalakip ng function, kalakip ng trabaho is gift. God will equip us. God will qualify us. No? Hinahanda niya ang church, tayo, para sa isang gawain. Pero, nag-warning din si Paul. No? Nag-warning ang Lord. Sabi niya, do not think of yourself more highly than you ought. Grabe. Medyo delikado rin pala yung nasa ministry ka. Yung para bang ang tingin mo is mas mataas ka na sa iba. No? Nag-warning ang Lord, do not think of yourself more highly than you ought. O, huwag nating tingnan ang sarili natin na mas mataas kaysa sa iba nang dahil lang sa ministry natin. No, wag yung kumbaga, lagi ka nakikita sa church, nagigitara ka,
Lagi kang nakikita sa stage, ikaw yung nagpapaawit, ikaw yung nagda-drums, ikaw yung nagpe-preach, no? Ikaw yung pinaka-admin. Huwag po natin tingnan ang sarili natin na mas mataas sa iba. Hindi issue dito kung nakatago tayo sa likod o mas nakikita tayo. Lagi po natin tatandaan, mawala man tayo, buo pa rin ang Diyos. Kumalas man tayo sa church, buo pa rin ang pagka-Diyos ng Diyos. No? Hindi issue dito kung mas nakikita tayo. Why? God opposes the proud. Ayaw niya ng kayabangan. No? At the end of the day, the best audience we could ever have is God. No? Hashtag audience of one. No? Isa ang audience. Ganyan kaganda ang church. How beautiful is the church? We are all gifted. Again po, number one, how beautiful is the church? The church is like an organism. Number two, church is gifted. We are all gifted. Stop comparing yourself to someone else. No? The issue of comparison inside the church, kung yan lang ang magiging dahilan para kumalas ka sa church, kung ang comparison lang ang magiging dahilan para umalis ka sa ministry, stop it. We are all gifted. Amen? So number three, how beautiful is the church? Number three, church is one. Amen? Church is one. Nabasahin ko po. So in Christ, we who are many form one body. And each member belongs to all the others. No? So kanina, binigay po natin yung mga issue. Number three issue is the issue of belongness. Am I in or out of this place? Am I in or out of this church? No, belong ba talaga ako sa church na to? That's the issue. Minsan, kasi yan yung nagiging issue ng iba, kaya umaalis sa church. Pero this time, kinaklarify ni Lord, we belongs to all the others. No, belong po tayo. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng unity. Unity is absolutely essential. No, napaka halaga ng unity. Kahit sa ibang aspeto ng buhay. And Paul is trying to say here that unity is very in need sa isang church. Yung pagiging isa ng church. No, at hindi lang yun. Bukod kay Pablo, Jesus prayed for the unity. No, in John 17:11, sabi po ng Lord sa kanyang panalangin, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Gusto ng Lord that we are one. Gusto ng Lord na united tayo sa isa't isa. Obviously, unity is important to our God. At anumang mahalaga sa Diyos, ay dapat mahalaga din po sa atin. A body cannot be in this unity with itself. No? Wala tayong katawan na nakahiwalay, o wala tayong bahagi ng katawan na nakahiwalay sa ating buong katawan. Let's say for example, yung braso natin nakahiwalay sa atin. Hindi po. So we are one. Walang paa na patuloy na lumalakad na nakahiwalay sa katawan. No, talagang nakakabit yan sa ating buong katawan. No? Naalala ko lang yung Voltes 5, kung naabutan po natin yung Voltes 5, di ba? Lima sila na may iba't ibang bahagi na robot. Okay? So, hindi pwedeng iba yung kilos ng leg, iba yung kilos ng head, iba yung kilos ng arms. O, hindi pwedeng iba-iba yun. Bakit po? Magkakagulo yung buong galaw o yung kilos ng robot. Diba? Hindi pwedeng yung kilos ng paa sa kilos ng buong katawan. Hindi pwedeng iba yun. Isa lang dapat yung kilos nila kahit lima silang kumokontrol. Kahit lima silang kumikilos, dapat iisa pa rin yung galaw. That is church. No, iba-iba yung function natin, pero dapat iisa yung ating galaw. We are united. No? Church must be in harmony. No, church must be one in spirit. Dapat isa po. No, how beautiful is the church? Ganyan po kaganda ang church na kinabibilangan mo. So, yung issue of am I in or out? You are belong. No, belong tayo. We are one. No? Gaano kaganda ang katawan ni Kristo? Kahit sa ang panig ng mundo, we represented as one. Kahit saan tayo pumunta, kahit sa ibang local churches,
na same doctrine, iisa tayo. We belong to each other. Amen? So, the three issues, wrong mindset, the second one is the issue of comparison, the third one is the issue of belongness, mali po lahat yan. Kung yun ang magiging dahilan to abandon your calling, to leave your church, no? Kung yan yung magiging dahilan, yung mga issue na yan, ang magiging dahilan para lumayo ka sa church at lumayo ka sa ministry mo, I wanna tell you, nagkakamali ka yan. God is telling you that church is living. God is telling you that we are all gifted. God is telling you, no, that we are one. Sa tatlong yun, anong issue mo? Church is just a building? Comparing yourself to others? You don't belong in the church? Feeling mo hindi ka belong? Naalala ko lang yung isang documentary na napanood ko. May isang bata na sinubukan sagipin yung kanyang kapatid sa isang sunog. Ang nangyari, hindi niya nasagip at nadagdagan pa yung casualty, which is yung half ng kanyang katawan sa bandang baba ay nasunog. And dinala siya sa isang hospital at ang findings is kailangan ng putulin yung kanyang paa dahil hindi na kayang gamutin. No? May mga katawan tayo na kapag na-damage ng sobra ay hindi na kayang i-repair. Hindi na kayang gamutin. So kailangan ng putulin. And naalala ko rin yung mga oras na I want to cut the relationship na meron ako sa church. No, naalala ko yung mga panahon na parang feeling ko hindi ko na kayang gamutin yung sarili ko. Feeling ko hindi na ako pwedeng ma-repair. And the only solution na naiisip ko is the cut or the cutting of the relationship between or from my church. No, parang gusto ko na lang tanggalin yung sarili ko sa church. Parang gusto ko na lang putulin yung sarili ko from the church. No, binalak ko at sinubukan kong kumalas sa church. No, hindi dahil sa ayaw ko doon. No, wala akong issue of wala akong issue of belongness. I feel the belongness. No, pero ito ay dahil sa parang hindi ko na kaya yung sarili ko. Na parang problema ko yung sarili ko. Mga personal na mga rason na pumipigil doon sa calling ko. No? Yung mga linyahan ko dati, parang pagod na ako, nakakapagod ang gawain, gusto ko muna magpahinga. Ayan, hindi ako karapat dapat sa ministry. No, ayusin ko muna yung sarili ko, gagamutin ko muna yung sarili ko. No? Feeling ko mag-isa ako, no? Pabigat ako sa ibang tao, sa cell group, sa church. No, wala akong ambag, palpak ako, sablay ako. Hindi ko gusto kong bigyan yung sarili ko ng kalayaan. Gusto kong sumaya sa labas, no? Nakakahiya, nahihiya na ako sa church. No, babalik na lang ako pag maayos na ako sa Lord. Akala ko yung solusyon. Akala ko ang solusyon ay humiwalay sa church. Akala ko ang solusyon ay humiwalay sa church para makapagpahinga at sumaya. Hindi pala. Church, hindi pala. Hindi ito katulad ng nasunog na binti na kailangan putulin. Hindi kailangan putulin at tanggalin ang bahagi ng katawan para gamutin. God cares. No? And church also cares. Every time na naaalala ko yung mga bagay o yung mga tagpo sa buhay ko na sobrang nabigatan ako, at naaalala ko rin yung church na tumulong sa akin, I see the beauty of church. Nakikita ko yung kagandahan ng church. No? A church, a living church that shares life, a gifted church that gives, a united church that unites for someone like me. Hindi man sa material na bagay, but in prayer. No? The church unites in prayer for you, for me, for all of us. No, hindi lang to basta sa mga material na bagay, but a single prayer
coming from the church. I wanna tell you, I wanna ask you, isa ka ba sa mga naguguluhan sa sarili? Isa ka ba sa nag-iisip na pabigat ka sa church, sa cell group? Isa ka ba sa nakakaramdam na walang kwenta at walang tulong sa body of Christ? Isa ka ba sa gusto na lang kumalas para gamutin ang sarili? The answer is, hindi mo kailangan kumalas para maghanap ng lunas. Hindi mo kailangan lumayo para mabago. Hindi mo kailangan bumitaw para lahat ng bagay ay luminaw. I want to tell you, mas mahihirapan ka kapag lumayo ka. Hindi basta organisasyon ang kinabibilangan mo. Hindi ito basta fraternity o samahan o grupo lang. Kabilang ka lang naman sa katawan na ipinatag ng ating dakilang Diyos. Mananatiling Diyos ang Diyos kahit wala tayo. Pero hindi tayo mabubuo kung wala siya. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng katawan niya. Kailangan natin ng church. So one thing I want to ask you, I want you to stay. Hindi mo kailangan ilayo ang sarili mo. Ang kailangan mo, manatili. Manatili sa kanyang lilib. Manatili sa kanyang katawan. And get ready to see the beauty of church. Amen? So from this point, nakita natin yung beauty ng church. Nakita natin yung nonsense issues inside the church. Yung mga walang kwentang personal na issue inside the church. Nilinaw ng Lord kung paanong sinasagot ang mga issue na to. And this time, I wanna ask you, no? Let God minister on you right now. Kung saan ka mang oras na ito, no? Nakaupo ka ngayon, nakatayo ka ngayon, nanonood ka sa ibang lugar bukod sa bahay nyo, I want to encourage you, no? Stay in the presence of our God. No, wala, kung binalak mo na umalis, kung binalak mo na putulin yung relasyon mo sa katawan ng ni Kristo, I want to challenge you, I want to encourage you to stay. And get ready to see the goodness of God inside the church. Can we pray right now? Sa anumang oras ka ngayon, ha? Let's pray. Panginoon, kaman humingi ka ng tawad sa Panginoon if you try to cut the relationship between you and God. Right now, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ko nakita yung ganda ng church, kung hindi ko nakita yung goodness mo sa aming church, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, kung nag-dwell kami sa mga issues inside the church. Lord, kung naramdaman namin, Panginoon, na parang isang church, na parang building lang yung church, na parang wala naman itong saysay, na parang isang lugar kung saan pumapasok kami, nag-attendance, tapos uuwi. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, if we compare ourselves to others, no, kung nakikita namin yung sarili namin na maliit, kung nakikita namin yung sarili namin na malaki, Panginoon, Lord, please help us, Panginoon, to avoid comparison. Lord, patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung nakikita po namin yung aming mga sarili na hindi belong sa church na to, Panginoon. Kung nakikita namin na out of this place kami, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, we appreciate the church na ibinigay mo, Panginoon. We appreciate, Panginoon, yung church na ipinatag mo, Panginoon. We appreciate, Panginoon, yung church, Panginoon, na kinabibilangan namin, Panginoon. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Right now, Lord, salamat po sa kalinawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil nilinaw mo yung aming isipan, yung aming puso. From now on, Panginoon, titingnan namin ang church na isang buhay. From now on, titingnan namin yung aming mga sarili na gifted. From now on, Panginoon, titingnan namin, Panginoon, yung mga sarili namin as one with the church, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan basta-basta lang, Panginoon. Iniwan mo kami, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon, na may kasama, Panginoon. With you, Panginoon, at with the church, with your body, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. From now on, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon. We will be united.
We will be in harmony, Panginoon. We will be one, O God, in spirit, worshiping you, serving you, Panginoon, sa church na itinalaga mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. And this time, Panginoon, we seal this with your most precious blood, Panginoon, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. And this we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Are we blessed? Pinagpala ba tayo ng Panginoon sa oras na ito? Kung pinagpala tayo ng Panginoon, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. And you know what? Our very own Pastor Ruel Mercader magpipreach po sa ME Main Church. And this time, hindi po ito pre-recorded. Ito po ay live dito po sa ating Facebook page. Magsama-sama po tayo. Hindi po alas dos, hindi alas tres. Alauna po ng hapon. Please watch our live streaming. Again, live po yun. And syempre po, bukod po doon, please continue or keep on watching our daily devotional sharing every day at 10 a.m. in the morning. Mabless tayo, sama-sama po tayo. Patunghayan ang kadakilaan ng Panginoon sa bawat teksto, sa bawat kanyang salita na binibigay sa atin araw-araw. And we are all excited po sa darating na November 29. We invite you for our 6th anniversary of the Living Epistle Metro Manila in Satellite Church. Please join us as we celebrate God's goodness in our church. Invite friends and be blessed. Mangyayari po yan online. Amen? So, ganyan po kaganda ating Panginoon. Pinapaganda niya na pinapaganda in every year na dumarating sa ating church. And syempre, if you want more, please do follow us and like our Facebook page. Living Epistle Metro Manila Satellite Church. Please also subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell for more video updates. If you want more or if you have concerns, don't hesitate, no? Mag-PM po tayo through Messenger and we will surely answer your concerns. At this moment, as we end this Sunday service, manalangin po tayo. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyong harapan. Tunay nga na hindi hadlang, Panginoon, ang pandemic para makarinig kami ng iyong salita. Sa katunayan, Panginoon, mas pinadali at mas pinabilis mo ang pagbibigay mo ng iyong salita sa bawat tao, Panginoon, na nanonood sa oras na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga taong ito, yung mga gusot sa kanilang buhay, Panginoon. Kayo na po ang umayos sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Right now, Panginoon, salamat po dahil naunawaan namin ng maayos at maganda ang salita mo ito. We are all one, Panginoon, at nakikita namin, Panginoon, ang kagandahan ng church. As we leave, Panginoon, this video, this Sunday service, Panginoon, patuloy mo po kaming akayin sa will mo, Panginoon. And Lord, patuloy niyo pong buksan ang aming puso at isipan nang sa ganon ay mas makilala ka pa namin. Maraming salamat, Panginoon. We claim the victory in every aspect of our lives. And we seal this with most precious blood sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you and God bless.